Kaya nga ho, tandang ibok eh. Yan din ang inaalala ko sa kanila. Yung tipong, handa silang magsakripisyo para sa ating grupo. Ngunit hindi naman nila pinagtutuon ng pansin ang kakayahan ng bawat isa sa atin. Masyado ho silang uhaw sa pagpapakabayani. Sagot naman dito ni Tadag. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano'y hindi rin nila maipagkakaila ang lakas na maidadagdag ng mga tauhan niya sa panata nitong ginagawa. Inaasahan din nilang uuwi na yon kinahapunan, kaya na may minabuti nilang paghandaan ang pagdating ng mga ito sa pamamagitan ng pagluluto ng masarap na pagkain. Makalipas pa ang ilang minuto, pumasok na silang dalawa para tingnan ang nilalaman ng baul na kanilang nakuha. Pagdating nila sa loob, nadatna nila ang mag-anak na nakaupo sa sala habang patuloy na pinagmamasdan ang bayong na kanilang dala. Nang makalapit na noon si Tadag, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kaibigan na pag-igtingin ng pagbabantay sa lugar. Hindi nila kinakailangang magpakakampante sa kanyang tahanan, lalo pat maraming bagay ang maaaring mangyari nang hindi nila inaasahan. May posibilidad ding sumalakay roon ang mga aswang para mabawi ang mga gamit na matagal na nitong hinahanap. Sa pagbuklat ni Tadag ng bayong, doon bumungad sa kanila ang mga kagamitan ng yumaong ina ng lalaki. Binubuo yon ng mga maliliit na libreta at iilang mga gamit sa panggagamot. Marami din silang natagpo ang buhangin sa loob nito na animoy hindi pangkaraniwan ng kulay. Matapos naman nila yung mailabas sa bayong, bumungad kay Tadag at kay Tandang Ibok ang iilang piraso ng mga perlas na natabunan ng buhangin. Nangingitim na ang mga ito at nagdadala yon ng hindi pangkaraniwang presensya sa loob ng bahay. Halos hindi niya yon kayang hawakan gawa ng pakiramdam niya magkakasakit siya sa oras na manatili ang mga ito sa kanyang katawan. Upang hindi na lumaganap ang kakaibang presensya sa bahay niya, dali-dali naman yung inilubog ni Tandang Ibok sa tubig at inihipan nito ng usal. Paglubog ng mga perlas na yon, agad naman nila itong nasipat na bumalik sa kulay puti nitong kulay. Bagaman mga ordinaryong perlas lamang ang nasisilayan ng pamilya ng lalaki, mariin pa rin inabisuhan ni Tandang Ibok ang mga ito na huwag lumapit sa bagay na yon. Nasisiguro niyang meron doong kakaiba, lalo pat kawangis ang mga perlas ng mga bertud ng gabunan. Maaring yun din ang hinahanap ng mga aswang para mas lalong mapalakas ang kanilang kakayahan. Matapos naman yung mapag-alaman ni Tadag, halos hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Hindi niya kasi lubos sukat akalain noon na kayang magtabi ng isang albularyo ng ganoong mga bagay. Tandang Ibok, anong gagawin natin sa mga yan? Parang napakamalas naman siguro kung itatabi natin yan dito sa bahay ko. Sunugin na lang kaya natin? Nababahalang tanong ni Tadag sa matanda. Nang marinig naman ni Tandang Ibok ang sinabi nito, agad naman yung napatitig sa kanya habang sumasagot ng... Ginawa na yan ang albularyong unang humawak dyan. Pansin mo kanina, kulay itim ang mga yan. Indikasyon lang yon na ilang ulit na niya yung pilit tinupok sa apoy. Nabigo siya. Kaya ang ginawa niya, isinama niya sa mga gamit niya na iniwan niya. Dagdag pa nito, sa oras na mahimlay ang bertud ng gabunan sa orihinal nitong nagtatangan, mananatili itong buo hanggang sa makahanap yon ng bagong pagsisilbihan. Wala ring kakayahan ang kahit na sinong wasakin ang bagay na yon dahil sa sumpa at hangari ng kaluluwang unang nagtangan doon. Ayon pa kay Tandang Ibok, mawawasak lamang nila ang bertud sa oras na meron na doong panibagong magtatangan. Yun lamang ang nag-iisang paraan, kaya na may sa ayaw at sa gusto nila, kung talagang desidido silang wasakin ang mutsa, kailangan nilang ibigay ito sa mga taong pinaghihinalaan nilang aswang.
Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti nilang itago na muna ito pansamantala, gawa ng dihamak na mas malakas ang mga aswang sa mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan naman niya ang pamilya ng lalaki na manatili sa kanyang tahanan hanggang sa pagsapit ng Linggo ng Pagkabuhay. Para naman hindi mahiya ang mga ito sa kanila, binigyan niya din yon ng trabaho pansamantala. Nang magkasundo na sila ng padre de pamilya, agad din namang nagpaalam ang mga ito sa kanya. Maya-maya pa, nang sila na lamang ni Tandang Ibok ang natira sa sala, dali-dali naman nilang iniligpit ang mga gamit sa loob ng kanyang silid. Ang mga libretang sa tingin nila'y may pakinabang ay kanilang pinag-aralan bilang isa sa mga paghahanda ng kanilang grupo sa paparating na digmaan. Habang abala sa pagbabasa itong si Tadag, bahagya naman siyang naantala nang maalala niya ang libretang kanyang nakuha sa sapa. Pagdukot niya nito sa kanyang damit, bigla namang napalapit si Tandang Ibok sa kanya habang nagtatanong nang, "Saan mo nakuha yan? Kasama din ba yan sa mga nahukay ninyong gamit?" "Hindi ho, Tandang Ibok. Nakuha ko ito sa sapa. Mahabang istorye, pero may nakita ako doong engkantong tumatawag sa akin. Sinundan ko ito at doon ko nakita ang libreta. Di ko nga din alam pero pakiramdam ko, meron itong kinalaman sa mutsa ng apoy na hawak ko." Sagot naman dito ni Tadag. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman siya nitong inutusang buklati ng libretang yon upang makita nila ang nilalaman nito. Paglatag nito ni Tadag sa lamesa, bumungad sa kanila ang mga simbolong animoy naglalahad ng kasaysayang matagal nang nailibing sa limot. Ayon kay Tadag, mga simple lang ang mga larawang na sipat nila roon, subalit binubuo ito ng isang kakaibang kasaysayan. Inihahayag ng libreta ang tungkol sa digmaang nangyari sa lugar at ang kaugnayan nito sa mutsa ng apoy na kanyang nakita sa kuweba. May mga usal din siyang nakita roon na karaniwang ginagamit ng mga tao na nagtatanga ng kaparehas niyang mutsa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tadag nang masipat niya ang isang lubid na kasabayang itinago sa kuwebang yon kasama ang mutsa ng apoy. Hindi pangkaraniwang lubid ang nakalathala sa libretang yon, bagkus ay isa itong uri ng latigo na ginamit pa ng mga sinaunang antingero. Dahil sa mga nalaman ni Tadag, nagdesisyon siyang bumalik roon para kunin ang latigo na kanilang natuklasan. Mariin namang ipinaalala ni Tandang Ibok sa kanya na ang mga panganib na maaaring makaharap niya pero hindi niya na yun gaano pang inisip. Naniniwala si Tadag na kapag lumipas na ang araw ng Biyernes Santo, isang taon na naman ang kanyang hihintayin para makuha ang latigo. Kailan may hindi na siya magkakaroon ng ganoong kahabang oras gawa ng nasisiguro niya na nalalapit na ang paghaharap nila ng kuba. Sa pagsapit ng alauna ng hapon, dali-dali namang binagtas ni Tadag ang daan patungong kuweba. Kampante naman siyang mararating ito ng 10 oras sa kadahilan ng gamay na niya ang bawat daan sa lugar. Bago siya umalis sa kanyang bahay, mariin naman niyang inabisuhan ang iilan sa kanyang mga tauhan na pag-igihan ang pagbabantay sa paligid. Bukod kasi sa abala din si Tandang Ibok sa pag-aayuno, hindi rin nila mahihingaan ng tulong ang bulalakaw gawa ng bumalik yon sa mundo ng mga engkanto. Lumipas pa ang ilang minuto, agad namang umalis si Tadag. Dahil sa nagmamadali siya, kinamit na niya ang pinakamabilis na kabayong pagmamay-ari niya. Medyo umiiwas kasi siyang abuti ng gabi sa daan, lalo pat hindi niya alam ang maaaring mangyari sa kanyang lupain kinagabihan. Inaasahan kasi niya noon ang pagbisita ng mga aswang para kunin ang mga perlas na kanilang natuklasan. Pagtungtong ng alas 3 ng hapon,
narating na nga ni Tadag ang lugar na kanyang pinagkuhanan ng mutsa. Sa pagpasok niya sa yungib na yon, wala naman siyang ibang nakita kung hindi ang mga bakas ng nilalang na minsang nagtanga ng mutsa ng apoy. Ilang beses niya ring pinakiramdaman ang paligid pero nanatiling palaisipan para sa kanya ang kinaroroonan ng latigo. Maya-maya pa, pagdating niya sa kinaroroonan ng lamesang gawa sa bato, bigla naman siyang naantala nang masipat niyang may maliit na tipak ang pinakagitnang bahagi nito. Pagsilay niya roon, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang maliit na siwang kung saan merong nakatagong bagay na nababalot sa puting tela. Dala ng kanyang kuryosidad, buong puwersa naman niya yung binuksan at hindi naglaon, tumambad sa kanya ang pinaghihimlayan ng latigong nakita niya sa libreta. Noong una, medyo nag-aalangan pa siyang buksan ito, pero nang maramdaman niyang hindi ito pinoprotektahan ng kahit na anong sumpa, buong tapang naman niyang hinawi ang tela. Pagtambad sa kanya ng latigo, halos hindi naman siya makapaniwala dahil sa ganda nito. Paglalarawan ni Tadag sa bagay na yon, punong-puno yun ang alikabok, subalit nakapagtatakang hindi pa ito nabubulok. Bukod sa kulay kayumangging katawan ng latigo, aminado siyang hindi man lang yun nagkaroon ng mga bitak sa katawan. Partida, pagbuklat niya ng tela, maraming anay ang nagsilabasan sa loob nito. Akala nga niya wala na siyang madadatnan, pero hindi niya inaasahan na buo pa niyang makukuha ang latigo. Dahil sa mga natuklasan ni Tadag, minabuti niyang kunin na ang bagay na yon. Bilang respeto sa pinaghihimlayan nito, ipinalit niya doon ang ginagamit niyang latigo upang masigurong hindi siya magagambala ng mga nilalang na nagbabantay sa lugar. Matapos niya yung makuha, dali-dali naman siyang lumabas ng kuweba para bumalik na sa bahay niya. Sa muling pagbagtas niya ng daan, pansin na pansin naman noon ni Tadag ang pagbigat ng kanyang bewang. Maya-maya pa, bigla naman siyang naantala nang maramdaman niyang sumasakit ang ulo niya. Nararamdaman niya ding umiikot ang kanyang paningin kung kaya't minabuti niyang bumaba sa kabayo. Habang nakaupo siya sa tabi ng daan, agad naman niyang kinuha ang kanyang latigo para yon ay tingnan. Pagsipat niya rito, napansin naman niyang animoy may mga alikabok sa katawan nito ang patuloy na bumabagsak sa lupa. Naging palaisipan yon para kay Tadag sa kadahilan ng tandang-tanda niya na nilinisan niya ito bago kinuha. Sa katunayan, pinunasan niya pa yon ng basang damit kung kaya't labis naman ang pagtataka niya nang masipat niya yung biglang nagkaroon ng alikabok. Makalipas pa ang ilang minuto, naalala niya ang mga katagang nakasulat sa libretang ibinigay sa kanya ng engkanto. Sa muling pagbuklat niya nito, doon tumambad sa kanyang mga mata ang mga katagang hindi niya naunawaan kanina. Ayon sa nakasulat, para makuha ang basbas ng gamit na yon, kinakailangan nitong pag-isahin ang mutsa ng apoy. Matapos itong gawin ng bagong may-ari, gamitin niya ang libretang naging gabay niya sa pagkuha ng latigo. Gagawin niya itong hawakan ng latigo mismo upang kilalanin siya ng buo ng gabay nito. Nang mabasa naman ito ni Tadag, agad naman niyang hinanap ang maaaring pagbauna ng mutsa. Pagsilay niya sa pinakadulong parte ng latigo, doon tumambad sa kanya ang isang lubid na animoy kusang pinutol para umusli. Bagaman hindi niya mawari kung para saan yon, nagbakasakali siyang ilagay doon ang mutsa ng apoy. Maniwala kayo o hindi, paglapat na paglapat ng mutsa sa latigo, bigla naman yung pinaluputan ng nakausling lubid. Hindi naglaon, kusang nag-isa ang dalawang gamit na yon hanggang sa dahan-dahan ng maramdaman ni Tadag ang kakaiba nitong presensya. Sa pagbalik ng latigo sa lupa, minabuti niyang gamitin ang libreta bilang hawakan.
Medyo nababahala kasi siya, gawa ng hindi niya alam kung meron ba yung sumpang maaaring ipataw sa nila lang na hindi karapat-dapat na doon ay magtangan. Nang mahawakan na niya ang latigong yon, agad naman niyang napansin ang biglaan itong paggaan. Kung kanina, nahihirapan siyang nasa katawan niya ito, ngayon tila bang hindi niya na yon alintana. Maya-maya pa, agad naman niya yung ipinulupot sa kanyang katawan at mabilisang tinahak ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Bago sumapit ang 6:00 ng hapon, nakauwi na nga itong si Tadag. Pagpasok niya sa kanyang bahay, tumambad sa kanya si Manong Kamat na merong malaking sugat sa kamay. Nasipat din niya si Tandang Ibok na abalang-abala sa paglalapat dito ng lunas kasama ang iilan niyang tauhan na ilang araw ding hindi umuwi sa kanila. "Oh, Manong Kamat, na paano ka?" bungad na tanong ni Tadag. Matapos naman yung marinig ng matanda, ngumisi lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Nagsakripisyo para sa ikauunlad ng ating grupo. Kumusta ang lakad mo? Balita ko, meron kang binalikan ah." Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, dali-dali naman niyang hinugot sa kanyang bewang ang nakuha niyang latigo. Pagsilay naman doon ang kanyang mga tauhan, halos hindi naman ito makapaniwala sa bago niyang armas na tangan. Upang masilayan ito ng kabuuan ng kanyang grupo, inilapag niya ito sa lamesa habang patuloy nila yung pinag-uusapan. Maya-maya pa, bigla naman yung kinuha ng tauhan niya, ngunit laking gulat na lamang nila nang masipat itong tila bang naghihirap sa pagbuhat ng hawakan ng latigo. Nagbitaw na ito ng mga buhay na salita pero ni maangat man lang ang hawakan nito, hindi niya yun nagawa. Partida, nagtatangan yon ng ngipin ng kalabaw at sungay ng torong baka. Purong lakas ang mga gamit nito, ngunit animoy nawalan yon ng bisa sa bagong armas ni Tadag. Dahil sa pangyayaring yon, doon nila napag-alaman na pawang si Tadag lamang ang merong kakayahan para pangalagaan ang ganoong sandata. Makalipas pa ang ilang minuto, narinig naman nilang nagpahayag si Tandang Ibok ng kaalaman nito sa bagong armas na tinatangan ni Tadag. Ayon sa matanda, imposible yung mabuhat ng mga tauhan niya sapagkat 3 mutsa ang pinagsama-sama para mabuo ang ganoong armas. Iisa lamang ang may pribilehiyong mabuhat ito at yon ay ang antingerong bumuo sa gamit na yon. Dagdag pa ng matanda, malayo ang agwat nito sa kakayahan ng mutsa ng apoy noong hindi pa yon nakikipag-isa sa latigo. "Nasa sayo na iho kung papaano mo tutuklasin ang kakayahan ng iyong bagong armas. Ano man ang abilidad niyan, paniguradong magbibigay yan ng kasiguraduhan sa ating tagumpay sa nalalapit na digmaan. Magsanay kang mabuti sapagkat malakas ang kutob ko na pagkatapos ng semanang ito, gagalaw na ang grupo ng Kuba." Matapos naman itong marinig ni Tadag, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, isa-isa namang nagsiuwian ang mga tauhan niya para makausap ang kanilang mga naiwang pamilya. Napagkasunduan naman nilang magkikita-kita sila sa kanyang pamamahay sa pagsapit ng 7:00 kung kaya't wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Sa paglalim pa ng gabi, wala silang ibang nakikita sa paligid kundi mga tuyot na lupa ng palayan. Maya-maya pa, pagsidatingan ng mga kasama niya, agad naman niya yung inabisuhan na maglibot-libot sa kanilang lugar. Mariin niya din yung pinaalalahanan na huwag lalayo sa kanilang teritoryo gawa ng nasisiguro nila na malakas ang presensya ng kanilang mga kalaban. Matapos naman yung malaman ng kanyang mga tauhan, agad naman itong umalis bit-bit ang kanilang mga sulo. Nagdala din yon ng mga aso upang madali nilang malaman kung meron bang panganib sa kanilang teritoryo.
Nang makaalis na ang mga ito, agad namang lumapit sa kanya ang dalawang matanda upang magbigay ng kanilang pananaw ukol sa mga kakaibang nangyayari noong gabi. Para mas lalong mapalawak ang saklaw ng kanilang paningin, napagpasyahan nilang gumamit ng mga tagapagmasid. Purong mga insekto lamang noon ang kanilang ginamit dahil di hamak na mas madali yung manipulahin kumpara sa mga hayop kagaya ng aso at kambing. Nang makapagpalipad na sila tadag ng mga salagubang, dali-dali naman nila yung inutusan na tumungo sa baryo. Sa pamamagitan ng malinaw na tubig na inilagay nila sa baso, nagagawa nilang masilayan ang mga nakikita ng insekto. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, hindi naman nila noon napansin ang pagbalik ng kanyang mga tauhan. Kung hindi pa sila nito inistorbo, paniguradong hindi nila malalaman na nakabalik na pala ang mga ito. Manong Tadag, wala naman ho kaming nakitang kakaiba sa kabuuan ng ating lupain, maliban lamang sa mga sigbi na nagmamasid sa mga hangganan. Nakakita rin kami roon ng bruha, ngunit hindi na namin ito pinansin dahil parang meron naman itong ginagawang ritual sa labas ng ating teritoryo. Ano ang gagawin namin? Bungad na wika ng tauhan niya matapos sila nitong masilayang abala sa pagmamasid sa mga kaganapan sa baryo. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, pansamantala naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Pagsilay niya sa kanyang mga tauhan, agad naman niya yung inabisuhan na magbantay sa entradang pinto ng kanyang tahanan. Yun na lamang ang naiisip niyang ipagawa sa mga ito, nang sa gayoy kung sakali mang kinakailangan nilang magpadala ng tauhan sa baryo, madali nila yung matatawag. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na silayan nila Tadag ang grupo ng mga abwak at balbal na dahan-dahang lumalapit sa baryo. Binubuo ng 8 grupo ang bawat lahi nito, hudyat na marami yung bibiktimahin noong gabi. Dahil sa hindi pa nila mawari ang eksaktong bilang ng kanilang mga kalaban, kung kaya't minabuti muna nilang ipagpatuloy ang pagmamasid sa lugar. Para mas lalo pang lumawak ang kanilang mga nasisilayan, inihiwa-hiwalay nila ang mga insekto sa paligid. Si Tandang Ibok nagbantay sa daang patungo sa kanilang lupain, si Manong Kamat tumungo sa dulong parte ng baryo, at siya naman nanatiling nagmamasid sa sentro. Halos inabot din sila ng kalahating oras sa pagmamanman hanggang sa doon na nila masilayan ang grupo ng mga aswang na dahan-dahang pumapasok sa kanilang lupain. Inaasahan naman ni Tadag na mangyayari ang bagay na yon, lalo pat nasisiguro niya na merong nagmamanman sa kanilang pagbalik kanina. Matapos nila yung masilayan, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas. Nang masipat ni Tadag na handa na ang mga tauhan niya, agad naman niyang inutusan ng mga kaibigan niyang engkanto na magbantay sa bahay niya. Paglitaw ng pinuno ng anggitay at tikbalang, dali-dali naman yung tumungo sa pintuan ng kanyang bakuran para magsilbing unang depensa kung sakali mang merong makakatagos sa pangkat nila Tadag. Maya-maya pa, nang maitaas na nila ang bakod at puder sa kanilang mga katawan, agad naman nilang tinahak ang daan patungong palayan. Habang naglalakad noon ang kanilang grupo, abalang-abala naman sila sa paglalagay ng pamayong at mga pondong usal. Sa pagdating nila sa unahang bahagi ng lupain ni Tadag, doon nila nasilayan ang grupo ng mga aswang na dahan-dahang gumagapang sa tuyong lupa ng palayan. Pagsilay sa kanila ng mga ito, buong puwersa naman yung nagsitakbo habang patuloy na umaangil. Sila Tadag naman noon, napilitang huminto habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Magsipaghanda kayo! Alalahanin nyo, nasa kamay natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Huwag kayong mag-alangang pumatay kung ito'y kinakailangan. Wika ni Tadag habang binubunot ang kanyang latigo na dahan-dahang nagkakaroon ng baga sa dulo.
Okay. Grabe, nadagdagan na naman ng lakas si Tadag, no? Isipin niyo nagbabaga na yung latigo niya. E kung yun dati, gawa lang sa makabuhay. Ngayon, siguro gawa din naman sa makabuhay yun, pero mas dinagdagan pa ng lakas dahil dun sa tinatangan niyang mutsa ng apoy, katerno pa nahawakan ng libreta. Grabe naman, sobrang tindi naman yun, di ba? So, yung 32 tsaka 33, kasi alam naman nating pare-parehas na gera na to eh. Tuloy natin to bukas yung dalawang episodes. Hindi na tayo papalya para hindi kayo mabitin. Pahintay na lang ako. Salamat.